John 10:9. Jesus says, "I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture." Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, maraming pamagat. Ang pintuan ni Jesus, ang pintuan na si Jesus, o ang misyon ng kapatirang maka-Jesus, the mission of the Jesus Church, at ito ang totoong title, Jesus and Lady Liberty. Merong political Lady Liberty na nasa New York City, nandoon sa pasukan mula sa dagat, galing Europa, patungo sa Amerika, sa East Coast. At yan ay iniregalo ng France sa Amerika nung Amerika ay naging isang republika. At may nakasulat dito sa sinasabi ni Lady Liberty. Sabi, "Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door." The torch is a symbol of enlightenment. The Statue of Liberty's torch lights the way to freedom, showing the path to liberty. Yung mga pinepersecute sa Europe, yung mga latak ng lipunan sa Europe, yung mga hindi maka-asenso, hirap na hirap sila sa pahirap ng kanilang mga monarchies, mga royalties, at sa economic system, tumatakas sila at pumupunta sila sa new land called America at wine-welcome sila ni Lady Liberty. A welcoming symbol of freedom and democracy for the millions of immigrants who came to America seeking a new and better life. Ang mga unang refugees ay people who flee persecution, hardship, hunger, and they sailed to America. Siyempre, may mga nagtatanong kung ganun pa rin ba ka-welcoming ang Amerika ngayon, which is not our topic. So kung merong political Lady Liberty, what about in religious and spiritual terms? Many forms and brands of Christianities, over time, have so callously backslid into restrictive, punitive, burdensome Phariseeism. Maaalala natin na si Jesus, pinalaya niya ang mga tao mula sa sobrang pahirap at pabigat ng teachers of the law of Moses and the Pharisees. Kaya mga ito nga ang number one kontra-kontra kay Jesus. Gustong-gusto ni Jesus na ang tao ay makalaya mula sa religious burdens, magkaroon ng pahinga mula sa mga religious burdens. At sa simula, ganun naman talaga ang ginagawa ng Jesus community, nung The Way community. But over time, napasukan na naman ang Phariseeism ang church, kaya nag-backslide at ngayon mahirap na namang makilala ang tinatawag na Christian churches from the religious communities led by the teachers of the law of Moses and the Pharisees. Countless Jesus believers had been seduced into joining congregations, sects, communities that turned out to be a den of modern-day Pharisees, actually wolves in sheep's clothing. Kaya makikita natin sa ating simplified illustration na maraming mga religious congregations, ang advertisement nila sa labas, ang pang-attract, ang come-on si Jesus. Love daw, rest daw, forgiveness daw. Pero subukan mong makapasok-pasok and you find yourself entrapped in the company and under the leadership of modern-day Pharisees na wala nang sobrang itinuro kundi mag-submit sa authority nila na hindi laging patterned after the authority and teaching of Jesus. Ang dami na nilang dagdag na mga sarili nilang pahirap na hindi na maka-Jesus. Na wala na silang ginawa kundi usigin ang mga tao that you are sinners, always condemning them and teaching them blind obedience, obey, sacrifice, and of course, give your money. Yan ang kinakahinatnan ng maraming tao ngayon na nahihikayat pumasok sa maraming religious congregations na inilalagay ang karatula ni Jesus sa labas, Jesus, pero sa loob, Pharisees. Sheep daw kuno, pero wolves in sheep's clothing. People are invited in the name of Jesus, lulled to think that they are coming to Jesus,
But in practice, they are herded into retrofitted Phariseeism, a confusing and tormenting mix of a little of Jesus here and tons of teachers of the law and Pharisees everywhere. A little of grace and tons of the law of legalism. A little of love and tons of anger, fighting, divisions, religious wars. A little of acceptance, tolerance, lalo sa simula. Pero pag pumasok ka na, tons of judgment, rejection, and even stoning. Ang nagiging ending sa mga nahihikayat, sumali sa ganitong mga kongregasyon, si Jesus ang panglagay sa labas, pero sa loob, Pharisees, lalong nabubulid ang pumapasok, tulad ng nakikita natin sa simplified illustration na ito. Papasok ka sa church para maghanap ng kapayapaan, yung pala ang daming wars ng church with other churches, at magiging sundalo ka ng kanilang mga digmaan. Magiging pawn ka in their big chess games. Papasok ka para maghanap ng peace, tapos yung pala, yung church ang walang tigil na uusig sa'yo. Pag nagkamali ka, uusigin ka, at pag nalakihan sila sa pagkakamali mo, sisipain ka palabas. Yan ang napapala pagka-Pharisaic ang church. Not all churches are like that, of course. Kaya dapat maging mapanuri tayo kung si Jesus ay panglabas lang para pang-attract at ang nasa loob pala, Pharisees. Nabubulid ang mga tao into more burdens, more guilt, more fear. Nahahawahan pa ng self-righteousness, judgmentalism, and divisiveness that is prevalent among many Pharisaic churches. At bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi dapat marunong tayong manuri, ang mga leaders manuri, baka hindi natin napapansin, Pharisee pala tayo. Kunwari lang, Jesus. At dapat din ang mga flock marunong manuri, ang sinasalihan ba natin at sinusundan ay led by Jesus o kunwari lang Jesus pero ang tunay na leader, teachers of the law and Pharisees. What is needed? What we all need to find and realize the promises of Jesus? A return from Pharisaic Christianity that has happened all throughout time to essential Jesusness. Kaya yung word ng Christianity, ang dami ng laman niyan eh. Hindi nalang pure Jesus. 2,000 years of religious history, kanya-kanyang dagdag, kanya-kanyang lagay, kanya-kanyang bawas sa mga relihiyones, kaya dapat bumalik kay Jesus as identified from historical Christianity. What we need, kung yung mga refugees nun sa Europe, sa kanilang gutom, sa kanilang persecution at hirap, kailangan nila ang political Lady Liberty, what we need is a spiritual Lady Liberty. Tulad nito. At ginawa nating Filipina ang damit ni Lady Liberty kasi i-apply natin specifically to the Philippine Church. Pero generally to all churches everywhere that could be indigenized and could be made adaptive to the local cultures. So this is a Philippinized one as we contextualize and indigenize the faith. At ano ang sinasabi nito? Nakalagay sa baba, mapapansin natin, this is day by day into Jesusness. The realization, the wisdom taught to us by God, and now the commitment of day by day Jesus ministries to return to basic Jesusness, salain yung Christianity, at itira yung Jesusness. Kasi ang dami-dami ng laman na Phariseeism, na characters of the teachers of the law of Moses, ang present-day Christianity. At ano ang words sa wari nitong si Lady Liberty na spiritual? Ano ang sinasabi ni Lady Spiritual Liberty? Ano ang sinasabi ng day-by-day Jesus ministries? Keep Pharisaic churches your un-Jesus doctrines. As you can see, this is pattern about after what political Lady Liberty said, but now contextualized into spirituality. Keep Pharisaic churches your un-Jesus doctrines. Give me your spiritually tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming religion. You're condemned and stoned. You're shamed and shunned. Your outcasts, the refugees from your persecution. Send these, the spiritually homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. Bakit tempest-tossed? Siniklot-siklot ang mga alon at hangin kasi tumawid na yung mga original refugees from Europe across the Atlantic Ocean
to America. Ngayon, yung OSHA na yon could be any religious experience na tinatawiran, nararanasan, at nagiging source ng pagdurusa ng maraming tao. At Tinagalog natin ang sinasabi ni Spiritual Lady Liberty dito sa version na ito. Papansinin natin na dumami na yung salita kasi in-adjust na natin ito into spiritual context and now Tinagalog pa. Bukas na pintuan. Ito ang sinasabi natin ngayon sa Pharisaic churches. Mga malapariseyong kongregasyon, sarilinin nyo na lang ang katuroan nyong hindi maka-Hesus. Ipakupkup nyo na lang sa akin ang mga sakop nyong labis na ang hirap ng loob, sakal na at di na makahinga, gapos at di na makagalaw. Ipaalaga nyo na lang sa akin ang inyong mga binabasura, inuusig at binabato, hinihiya at ikinahihiya, nilalait at itinitiwalag ang mga biktima ng inyong pagmamalinis at pagbabanal-banalan. Papuntahin na lang ninyo sa akin silang mga niyanig ng bagyo ng inyong relihiyon at ngayon lito, ulila at walang masulingan. Itinataas ko ang maningning na ilaw sa tabi ng bukas na pintuan ni Jesus. Ano ang application? No, of course, Bible and Jesus-based. Isa-isahin natin. And this is our proposal to the Christian church that we return to Jesusness. Ma-identify natin yung mga Phariseeism na humawa sa ating pagiging maka-Jesus, salain ito sa Jesus filter at manatili tayong tapat dun lang sa katuruan ni Jesus. Ang bukas na pintuan. Mga malapariseyong kongregasyon, sarilinin nyo na lang ang katuruan ninyong hindi maka-Jesus. Sa kasaysayan, sa Luke 7:48-50, at sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. At ganito din dapat ang sabihin ng church, ng Jesus Church, sa mga taong inuusig-usig pa ng mga modern-day Pharisees. Pinatawad ka na ng Diyos, nilinis ka na, umuwi ka na. Huwag kang pagulo sa mga umuusig sa iyo. Earlier sa kwentong ito, Luke 7:39-43, nang ito'y makita ng Pariseyong naganyaya kay Jesus, na sabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, referring to Jesus, dapat ay alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Alam natin ang kwento. Pumasok ang babae sa pagdiriwang at humagulgol sa paa na ni Jesus. Nahugasan ang kanyang luha ang paa ni Jesus at pinahiran niya at tinuyo ng kanyang buhok. At ito'y minamasama ng mga Pharisees doon. Ang gusto nila, palayasin ang babaeng ito. Tulad ng ginagawa ng maraming Pharisaic congregations ngayon, ang hilig-hilig magpalayas. Matthew 23:23, kahabag-habag kayo, sabi ni Jesus, mga tagapagturo ng kautosan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng mga naanin ninyong yerba buena, ruda, linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa kautosan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. So pinapakita ni Jesus, puro na lang kayo dyan legalism, pero kulang kayo sa love, sa understanding, sa acceptance. At ito ang dapat ibalik sa church. Sa pagpapatuloy ni Spiritual Lady Liberty, ipakupkup nyo na lang sa akin, Pharisaic churches, ang mga members nyo, ang mga sakop nyong labis na ang hirap ng loob, sakal at di na makahinga, gapos at di na makagalaw sa sobra nyong regulasyon, sa sobra nyong authority, sa sobra nyong pagkontrol sa kanilang mga buhay-buhay, na pati sa kanilang mga love life, personal choices, hairstyle, damit, ay nangihimasok kayo. Matthew 23:4, pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala
ng mga yon. Walang katapusang requirement, walang katapusang offering, walang katapusang giving, walang katapusang bawal, do's and don'ts, pagpupulis, pagbabantay, paglilitis, paghuhusga, at pagpapatalsik. Lucas 20:47. Hinuhutot nila ang ari-arian ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang dahil dyan lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila, sabi ni Jesus tungkol sa mga Pharisees. Matthew 11:28, kaya ang reseta ni Jesus sa mga hirap na hirap na sa religious burdens, lumapit kayo sa akin, huwag sa kanila. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, sa inyong mga religious burdens and responsibilities and duties, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapahingahan mula sa Pharisees. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Lady Liberty, ipaalaga nyo nilang sa akin, Pharisaic churches, ang inyong mga binabasura, inuusig at binabato, hinihiya at ikinahihiya, nilalait at itinitiwalag. Sa John 8:7, patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ito ay dahil ipinagpipilitan ng mga taong batuhin ang babaeng nahuli nila sa akto ng kasalanan. Pero sabi ni Jesus, yung walang kasalanan, kayo na lang maunang bumato. Ipinrotect ni Jesus ang babaeng ito mula sa crowd na gusto siyang batuhin hanggang mamatay. Samantalang lahat naman sila may kasalanan din at deserving din na batuhin hanggang mamatay kung i-apply din sa kanila yung mga laws na gusto nilang i-apply sa kawawang babae. Mark 2:16-17, nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautosan na kabilang sa pangkat ng mga pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad tungkol kay Jesus na nakikisalamuha sa mga makasalanan. Bakit siya kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya siya ang sumagot. Hindi na nga kailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Of course, Romans tells us na wala naman talaga matuwid. So wala naman talagang tatawaging matuwid. Ipinapakita lang ni Jesus na matuwid ang tingin niyo sa sarili niyo kaya hindi kayo kasalis na tinatawag ko. Pero kung tatanggapin niyo lang na makasalanan din kayo, kasama kayo sa mabebless. Pero wala, makasalanan din kayo pero ang galing-galing niyong mangusig sa iba. So hindi kayo mapapasali sa blessing na ibibigay ko. Kasi ang tingin niyo sa sarili niyo malilinis. Walang sakit, hindi na nangangailangan ng doktor. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Lady Liberty, ang mga biktima ng inyong pagmamalinis at pagbabanal-banalan, dalhin nyo na lang sila sa akin. Hindi nyo naman sila inaalagaan, inuusig nyo lang. Sobra nyo lang pinapagod, sobra nyo tinatakot, tapos hindi nyo naman inaalagaan, ibigay nyo na lang sa akin. Sabi ni Lady Liberty, ako na lang ang kukup-kup. Luke 18:10-14. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, and adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. So may kinukwento si Jesus ng dalawang uri na nagpupunta sa templo, sa bahay dalanginan, sa church. Yung Pharisee na walang ginawa kundi purihin ang kanyang sarili at pintasan ang iba. At itong tax collector na tinatanggap na siya ay makasalanan, hindi niya man lang pinapangahasang tumingala sa langit. Sa pagpapatuloy ni Jesus, I tell you that this man, rather than the other, the Pharisee, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So, sino ang nagmamataas, nagmamapuri, nagbibigay ng mga papuri at hosana sa sarili? Sino sa ating mga religious groups, institutions, leaders
ang ipinagmamalaking sila ang tama, sila ang matuwid, sila ang banal, sila lang ang katangi-tanging bukod tanging tama. Diyan, ayaw ng Diyos. Mas gusto ng Diyos yung nakikiisa ka sa mga sinasabing makasalanan, kulang, para kapunan, para ka gamutin, para ka gawing ganap. Pero yung mga nagmamataas, nagmamalaki, tapos naninipa, naninira, nang babato ng mga tinatawag nilang makasalanan, yan ang hindi binebless ng Diyos. Kaya dapat tayong manuri at dapat tayong magmatyag. Kaya madalas, nakakayom at kahalubilo ang modern day Pharisees. Pagalingan, chismisan, sinisiraan ng kapwa at pinupuri ang sarili. Luke 20, 46-47, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga takapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahahabang kasuotan at gustong-gustong maparangalan sa mga liwasan. So these are people with religious costumes, people who are always making themselves look distinguished spiritually by wearing specific costumes. Nakikita natin na ayaw ni Jesus na ganyan mga pang-ibabaw na mga pagpapaka-espiritual. Mahilig silang umupo sa mga upuang pangdangal sa sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga handaan. Hinuhot-hot nila ang ari-arian ng mga byuda at ang mga mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil dyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Ang mga pinakamasasakit na salita na binitawan ni Jesus para sa mga religious leaders, ha? Para sa mga teachers of the law and Pharisees. Tapos ngayon, ang dami-daming modern-day Pharisees. Tapos kunwari, Jesus. Kunwari, Christian. Sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Lady Liberty, papuntahin na lang ninyo sa akin sila mga niyayanig ng bagyo ng inyong relihiyon at ngayon lito, ulila, at walang masulingan. Pipick upin nila from the world, dadalhin nila sa kanilang mga kongregasyon, tapos doon kutakot-takot na pang-uusig ang mararanasan, pagpapagilty, pagpapahirap ng loob, tapos sisipain, papatalsikin pagka hindi sila happy. Matthew 21, 31-32, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan. So this is Phariseeism that Jesus is attacking at hindi rin kayo naniwala sa kanya kay Juan. So yung repentance, na laging sinasabi, repent, 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 what John could be meaning and what Jesus could be meaning is repent from Phariseeism, repent from legalism, repent from lovelessness. Kasi alam naman yung repentance na yun is repentance from the usual sins considered and labeled by the Pharisees. Eh alam na nila yun, bakit pa uulitin mag-repent from that? But Jesus, through John, had a very fresh message. Repentance, so fresh din dapat ang object ng repentance. Repentance from un-Jesusness. Repentance from Phariseeism. Repentance from legalism. Dapat yun ang maging sariwang pagbasa sa kung ano ang repentance. Matthew 11, 29-30. Sa awa ni Jesus sa mga taong susunod-sunod sa mga Pharisees, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, hindi tulad ng mga Pharisees. Matatagpuan niyo sa akin, hindi sa kanila ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, ang sa kanilang pamatok ay mabigat at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. At sa pagwawakas ng sabi ni Lady Liberty, itinataas ko ang maningning na ilaw sa tabi ng bukas na pintuan ni Jesus. Of course, malinaw naman sa atin na hindi yan ang original words ni Lady Liberty sa Amerika. Kumuha lang tayo ng inspirasyon doon at in-apply naman natin sa spiritual persecution and difficulties na nararanasan ng mga sumusunod sa mga Pharisaic leaders. Kaya natin binigyan ito ng elaboration at ngayon ibinasa natin at ikinawing sa mga sinabi ni Jesus sa Gospels.
Matthew 5:16. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang dapat doon ipakita sa mga tao ang ating mabubuting gawa, ang ating kabutihan, kabaitan, pag-ibig, hindi kalupitan because of legalism, because of Phariseeism. John 1:5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. John 10:7, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Siya daw ang pinto. Siya ang daanan ng mga tupa. Matthew 23:13, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Ito daw ang ginagawa ng mga Pharisees. Isinasara ang pinto ng langit at hindi sila pumapasok at hindi rin sila nagpapapasok ng iba. Hindi lang ito tungkol sa spiritual langit o spiritual salvation. Iti rin dun yung makalangit na feeling, yung kingdom in you. Yung ikay mapanatag, mapayapa, mapahinga. Sabi niya, kayo mga Pharisees, hindi kayo napapanatag, hindi kayo napapahinga kasi hindi naman kayo pumapasok sa pinto ni Jesus. At hinaharangan niyo rin yung iba, hindi niyo pinapapasok sa pinto ni Jesus, pinapapasok niyo sa pinto ng inyong mga kongregasyon na nababalutan, naliligid ng mga pader ng law, ng mga bawal, ng mga kalupitan, ng judgment, kaya hindi mapahinga ang mga tao. Beware of modern-day Phariseeism. It won't allow you to enter the door of Jesus. Kunwari lang kay Jesus kayo pumapasok, pero advertisement lang nila yun sa labas, sa loob, Pharisees. Wolves in sheep's clothing ang mga nangunguna. It won't allow you to enter the Jesus door. Phariseeism, legalism, won't let you enter the door of rest, of peace, of freedom, of spiritual abundance. John 10:7-10, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, and I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Napakalinaw ng statement ni Jesus. Siya ang daan para sa mga tupa. Lahat daw ng nauna sa kanya. Mga naunang propetahan, teacher-teacheran, mga leader-lideran, mga daladala ang mga verses, pero ang dinadala ay lungkot, hirap, hapis, judgment, difficulty, hardship. Ang tawag ni Jesus sa kanila, thieves and robbers. Ninanakawan nila ang mga tupa ng kapayapaan, katahimikan, kaligayahan. Amin yun, ako ang gate, sabi niya. Whoever enters through me will be saved. Saved from judgment, yes, and saved from the burdens of the Pharisees. Noon, iligtas lang ang mga tao mula sa impyerno. Yes, dapat kasali rin sa agenda natin, iligtas ang mga tao sa Pharisaic churches kasi mala impyerno din ang buhay sa loob ng ganon. At sabi ni Jesus, because I am the gate, they will come in and go out. Ibig sabihin, merong freedom. People are not in chains. The sheep are not in chains. Pero ngayon, para kang property ng mga Pharisaic leaders. Ha? Wala ka nang magawa na wala silang permiso. Hindi ka na pwede pumunta doon, makinig dito nang wala silang permiso. Talagang very un-Jesus. At sabi ni Jesus, sa akin, ako yung gate. The sheep will come in and go out and find pasture. The thief, meaning Phariseeism in our application, comes only to steal and kill and destroy. I have come that they, the sheep, may have life and have it to the full. Hindi lang konti, hindi lang patry-try. Todo bigay na ligaya, katahimikan, kapayapaan, pag-ibigan. Ang pintuan ni Jesus, ang pintuan na si Jesus, o ang misyon ng kapatirang maka-Jesus, the mission of the Jesus Church, the mission of the Day by Day Jesus Ministries, hawiin ang daan, buksan, ipakita ang pintuan ni Jesus, ang pintuan na si Jesus, para maligtas sa mga tao sa pagkakakulong sa mga pader ng Pharisaic Christianity.
Noon, as we have said, save people from hell? Yes. Pero dapat idagdag, save people from the Pharisaic so-called Christian church. Kaya kung titignan natin ang ating illustration, ang pagpasok sa relihiyon ay parang ganito. Sa left and right, maraming nakukulong sa mga pader ng law, ng mga pagkukunwari, ng mga panlilibak, pambabato, panguusig, ng judgment. And it's almost like a dead end. So we should find the way, the Jesus way, at doon lumagos, doon dumaan, tungo sa buhay na payapa, tahimik. Kaya ang sabi ng bukas sa pintuan, mga malapari sa iyong kongregasyon, sarili ninyo na lang ang katuruan ninyong hindi maka-Jesus. Ipakupkup nyo na lang sa akin ang mga sakop nyong labis na ang hirap ng loob, sakal at di makahinga, gapos at di makagalaw. Ipaalaga nyo lang sa akin ang inyong mga binabasura, inuusig at binabato, hinihiya at ikinahihiya, nilalait at itinitiwalag. Ang mga biktima ng inyong pagmamalinis at pagbabanal-banalan. Papuntahin na lang ninyo sa akin sila mga niyanig ng bagyo ng inyong relihiyon at ngayon lito, ulila at walang masulingan. Itinataas ko ang maningning na ilaw sa tabi ng bukas na pintuan ni Jesus. Suriin natin as leaders kung tayo ba ay Pharisaic o Jesus-like. Suriin natin ang mga sinusunda natin na mga leaders kung sila ay mga modern-day Pharisees o mga tunay na sumusunod sa yapak ni Jesus. Makikilala ang puno sa bunga. Ang tunay na bunga ng Jesusness, kapayapaan, katahimikan, pagmamahalan, pagtanggap sa isa't isa, rest, peace, love. Tingnan natin kung ano mga pinaggagawa natin. Tingnan natin kung paano ang mga utos at kautusan ng unang panahon ay ibinabato pa sa atin hanggang ngayon ng mga modern day Pharisees, samantalang malinaw na malinaw, pinalaya na tayo ni Jesus sa law. Pinalaya niya tayo sa legalism. At isang law na lang, isang command ang ibinigay, to love. Gaano karami sa so-called Christian congregations ang actually si Jesus nasa pintuan lang at ang nasa loob, Phariseeism. Manuri. Suriin din natin ating mga sarili, ang ating values, ang pakikitungo natin sa mga tao, ang pakikitungo natin sa sinasabing mga makasalanan. Tulad ba yan ang pakikitungo ng mga Pharisees? Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan. Huwag sayangin ang sakripisyo ni Jesus. Huwag sayangin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli para tayo palayain. So, palayain natin ang mga sarili natin sa mga makaparisayong pag-iisip at palayain natin ang ating mga sarili mula sa kadena, tali at kulungan ng mga modern-day Pharisees. God bless us all. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapiz YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe.
Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapiz website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapiz.com.ph.